nalasan mo na yon? Nagda-drive ka sa EDSA. Bigla na lang pinara ka ng MMDA o ng traffic enforcer. Huli ka! Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Yung bang MMDA ticket, nahuli ka eh. Presidente ka ng kumpanya. Meme-ari ka ng kumpanya. Nag-violate ka ng traffic rules. Ayan. Traffic violation. Yan ang topic natin. Sir, yung bang traffic violation, e pwede ko bang i-deduct yan as part of my expenses? Yan. Para naman bumaba yung tax. Ayan. Kaya ito ay madalas idinideduct sa gross income para bumaba yung babayarang income tax. O yun. Ang tanong, allowed ho ba sa batas na ang mga ganitong klase ng transaksyon? Ayan. Eka muna, baka narito yung aking address. Hindi maganda yun, ano. So, i-issuehan ka ng MMDA ng ganitong klaseng resibo. Mr. Maestro, nag-violate ka. Oo, nahuli ko sa EDSA. Driving na ng sasakyan ko na coding. Kasi hindi ako makakuha ng Grab. Sorry ah. Mali yung ginawa ko. Kahit ano pa yung aking justification, nag-violate to ako ng batas. I'm sorry. So dahil nag-violate ako ng batas, sabi ko sa bossing, sir, ulihin nyo na ho ako. Talaga naman ho ang nag-violate ako. So in-issuehan ako ng ganitong ticket. So after i-issue na akong ganitong ticket, immediately kinabukasan, binayaran ko sa Metrobank yung, baliktad, binayaran ko sa Metrobank yung violation. So ito po yung dokumento na kailangan ninyo para ito maging expense. Ayon. Kung ang, pag-usapan natin, kung ang corporation o sole proprietor, ayan. Halimbawa, ako ay sole proprietor. Ako yung may-ari ng business. Nahuli ako. Ito ba ay pwede kong i-deduct doon sa sales ko? Ang sagot po dyan, ma'am, ay nasa tax code. Sinasabi ho sa tax code under section 34, tax code. Ang pwede ho ninyong i-deduct sa income nyo, yun lang hong ordinary and necessary. At hindi po against public order, public policy, public interest, at saka against the law. Since ho itong expense na to ay against the law, may binayolate kang batas eh. So hindi ka, at ang expense kasi, okay to expense. Pero itong expense na to kasi kailangan siyang maging allowable deduction. Ayan. Lahat ng allowable deduction expense. Ayan ha, nakikita nyo. Lahat ng allowable deduction sa batas ay expense. Pero hindi lahat ng expense ay allowable deduction. Maliwanag ho yun. So ito ho expense ko. Pero hindi siya allowable deduction. Hindi ko pwedeng i-charge sa business ko. Pag chinarge ko to sa business ko, i-disallow ito ng BIR, magkakaroon ako ng penalty, surcharge at interest. Tataas yung babayaran kong deficiency tax. So wag na wag ho ninyo itong i-claim kung kayo po ay single proprietor. Hindi ho kayo binibigyan ng reward o incentive dahil gumawa kayo ng kasalanan. Katulad ng ito, nakagawa ako ng kasalanan. Hindi ho ako pwede bigyan ng incentive sa pamamagitan ng pagkiklaim ko nito as allowable deduction. Ayan. So, as an owner, hindi ho ito pwedeng maging evidence of allowable deduction. E paano sir sa corporation? Ang dami-dami kong truck, nasa trucking ako, o nasa taxi, nasa business ako ng taxi. Nahuli ho yung mga drivers ko. E nautusan ko yung driver ko. So sabi ng driver ko, eh sir, kasalanan nyo yan eh.
Eh, kaya ako nahuli dahil sa inyo eh. Ayun, ito 'yon, corporation. Hindi lang ho sa taxi, nangyayari ho ito yung sa mga korporasyon na may mga corporation vehicles o corporate vehicles na dinadrive ng mga regular employee nila. Pag nahuli ho ba yung regular employee, okay, at natikitan. Nung natikitan, kinuha ho yung lisensya nung empleyado nyo. Sino ho ang dapat managot nito? Yung empleyado nyo o yung korporasyon nyo? Ang sagot niyan sa susunod na video. Ayan. Ha? Huwag nyo kalimutan yung susunod yung video. Maganda yon, maganda yon. Pero, meron ho ako sa November 27. Umating ka. Oo, umating ka ito. Ay, di-discuss ko. Mayroon na po tayong tax amnesty. Kung gusto nyo hong magkaroon ng hanap buhay sa tax amnesty, o FW kayo, o senior citizen, o kagagraduate nyo lang, kapapasan nyo lang, o kagagraduate nyo, kapapasan nyo sa CPA, o kagagraduate nyo lang sa college o high school, pwede po. Wala hong dinedeprive ang batas natin. Lahat ho pwede hong kumita pag gagamit ho kayo ng batas. Okay? Ito hindi pwedeng pagkakitaan to, ha. Okay. So, matin ho kayo November 27, tungkol ho ito sa programa ko, Negosyo Program in Taxation. Tuturuan ko kayo, I teach you, then I sell you using ha? Tax mapping na pwede na po ninyong app ho yan, ha? I-download or i-install sa inyong cellphone using Google Play Store. Okay, hanggang sa muli, ha? Ito po ang inyong lingkod! Tonto ako. See you later.